Magandang araw mga ka-Herb. Ayan, so isang mabilisang bike check video muna tayo mga ka-Herb kasi sold na itong project bike na ito. Pero alam naman natin dito sa Maddie's Bike Shop, napakarami nilang project bike. Ayan, so pwedeng-pwede kayo mag-request ng inyong mga pinapangarap na project bike. Ayan, so sisimulan natin ang timbang. Sisimulan natin ang bike check sa pamamagitan ng kanyang timbang. So itong mountain bike na ito mga ka-Herb ay tumitimbang ng 13.5 kilogram. O, kita nyo naman. Ang gaang. O, di ba? Ayan, o. Sagmit Miami 7. Ang ating frame. Ang ganda. Naka-plastic pa, mga ka-Herb. O, ayan, o. Di ba? Size, ano nga pala ito, mga ka-Herb? 18 inches. Ang kanyang si tube. So, 18 inches. Kung ako nagkakamali, nasa pagitan ng large. Large na tayo, mga ka-Herb. Seal bearing. Ayan, o. Na-amaze tayo dito sa mountain bike na to mga ka-Herb kasi hindi ako makapaniwala sa presyo na to, nababanggitin ko mamaya. Napakamura na to mga ka-Herb. Ayan, smooth welding dito mga ka-Herb. Smooth welding dito. Ang ganda ng pagkaka-welding. Napaka-simple at napaka-gandang tingnan. O, kita nyo naman. Matte white. Ngayon lang ako nakakita ng matte white mga ka-Herb. Yan, ang ganda o. Tapos dito, meron tayong uod ng pagkaka-welding. May MTB Miami. So, yung mga decals niya, pintura. Ayan, triple butted, 66 frame. So, aluminum, 6600 to. Ayan, oh, aluminum, 6061. Ay, hindi pala. Aluminum, 6066 ang ating frame. So, bago to sa aking paningin, mga ka-Herb. Dati, 6061 ang aluminum na nakikita natin. Internal cabling, hanapin natin, tingnan natin. Ah, nandito. Apat ang kable na pumasok. Dito siya mga ka-Herb. So, bago nga ito mga ka-Herb. At base sa akin, base sa sinabi sa akin, limited edition daw ang frame na ito ng Sagmit Miami 7. Galing pa to sa Miami, Florida. Medyo lang. Dito lumabas yung kable ng ating internal cabling. Tingnan natin kung may pwedeng pang FD. Ayan, pwede siya lagyan ng FD. Mga ka-Herb dito. Clamp type lang siya, downpull. Then dito sa chainstay niya mga ka-Herb, ito ang lapad. Ang lapad dito, then napakakitid na rito. Ayan, dito sa chainstay niya, sa seatstay, ayan, nagkakamali tayo dahil nagmamadali. Sabi nga nila, kapag nagmamadali, nagkakamali. Relax tayo. Ayan. Ito, tornilyo para sa bike, ano to, sa rear, ang tawag doon, rack. Ayan, sa rear rack. Tapos dito rin tinuturn. Ninyo. Tapos yung dropout niya mga ka-Herb, ito, kulay silver. Ganda oh. O, diba? Ito pa isang kagandahan. Gustong-gusto ko yung ganitong chain guard na ang nilalagay ay yung housing. Hindi yung kable. Ayan, walang bridge dito mga ka-Herb. Wala rin bridge dito. So, malapad pa ang pwedeng lagay. Yan, lapad oh. Ayan. Tapos dito tayo ngayon sa head tube niya mga ka-Herb. Ang head tube niya ay tapered. 130 mm, 130 mm, 130. May kahabaan yung head tube niya mga ka-Herb. Sagmit, double-sided to mga ka-Herb. Parang yun na bike check natin dati na speed one. Double-sided lang yung logo niya sa may bandang head tube. At pagdating dito sa suspension fork mga ka-Herb, Evo 2. Ayan, Evo 2 ang ating suspension fork. Air fork to mga ka-Herb na gawa ng Sagmit. 32. So 32 yung kanyang stanchion. 32 mm ang taba. Ayan. Solo air kung hindi ako nagkakamali sa mga ka-Herb. Solo air to. Pakicomment naman kung tama ako. Ayan. Itong nakikita ninyo na Sagmit dito mga ka-Herb. Evo 2. 32. Sticker lang to. Pero pag tinignan mo sa malayo, akalain mo decals siya na pintura. Ang ganda oh. Ito yung rubber indicator ng kanyang sag. Yung bounce. Siyempre, manual lockout. Tapos, dito yung air valve cover. Ayan, maluwag na naman. So, sisikipan natin. So, palagi tayong nakaka-encounter ng maluwag dyan. Tapos, andito sa may bandang arc, yung kanyang cable lock. Dito. Ayan. Alloy. Alloy yan. Alloy lahat yan. Tingnan natin. Naka-tapered ang ating steerer tube. Ito mga ka-Herb. O, diba? Tapered yung headset. Tapered yung steerer tube. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya ay Sagmit din mga ka-Herb. Sagmit Evo 3. So Evo 2,
Evo 3. So, ano pala to? Sagmit all around. Sagmit, sagmit ang frame, sagmit ang fork, sagmit ang hubs. Ayan, Evo 2, EV 3. Ayan, no? Alloy, steel bearing, lorry. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating sagmit Evo 3 na hubs. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims. Na tingnan natin kung anong tatak. WTB. Tama, WTB, STX. I-23-429 na gulong. Ang ganda, syempre. At CXT Patrol. Ayan, ito yung nagpa-patrol tuwing gabi na gulong. Ayan, no? Ang size niya, mga kaya, panapin natin. Ito, 29x2.40. Ang lapad na rin ito, mga kaya. Pwede-pwede sa trail. Ang lalaki ng ano niya, spikes. Ah, nubs pala, nubs. Ayan, may natutunan tayo. Ang lalaki ng nubs niya, mga kaya po. Ayan. At siyempre, kung hindi ako nagkakamali, gum wall ang ating gulong na CXT Patrol. Again, WTB na rings, double wall alloy yan. 36 pieces, ayan, the 36 pieces na bakal na ating spoke. Sagmit Evo 3 na hubs na steel bearing lorry. At ang ating cogs ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed na 11 to 48 feet. 48 ba mga kaya? Ayan, 48. 11 to 48. At ang ganda ng RD natin mga ka-erp. Shimano 6100. Kung hindi ako nagkakamali. 11 speed kasi mga ka-erp. Ayan, top. Mayroon siya rito. Lock. Ito, clutch. Ayan, oh. Oh, di ba? Yung clutch niya pag ganyan, hindi siya na, mahirap siyang tiklupin. Pero pag naka-off, ayan, oh. At ano siya, natitiklop. Ayan, no? At ang kadena natin, nakalagay X11 lang mga curb. Nakalagay X11. No? Index siguro to. Ayan, no? At ang ating crankset, ayan, Sagmit Evo 3. 170mm made of alloy. Hollow tech. Ayan, may bottom bracket dito mga curb. Tapos ang ating chainring ay bakal 34 teeth. Ayan, napakasimple ng ating chainring mga curb po. Ang lapad nito. Ito yung nakikita ko na chainring na parang doble. May two layer siya. Tapos, direct mount ang ating chainring mga ka-erp. Para sa kagaya kong beginner, SRAM type daw to eh. Yung Shimano type mga ka-erp, yun yung may apat na tornilyo. Ito, may tornilyo to nandito sa likod. Direct mount. Yan. At ang pedal natin, ito mga ka-erp, ball bearing type na meron reflector. Ano, steel alloy yata 'to, hindi ako nagkakamali. Ito. Yan. So, medyo matibay-tibay 'to, maka-herb. Pangmalakasan 'to. Ano, biglang ganoon, ano? At ang ating seat post, 34. Ang taba, made of alloy 'yan. Sagmit Revelator na seat post, 31.6 ang taba, 350mm ang haba, naka-double bolt 'yan, maka-herb. Oy, straight na straight 'to, maka-herb. Wala siyang setback. Yan. At sagmit pa rin ang ating upuan. Kita nyo naman, naka-straight sagmit pa lang ating binabike check na Sagmit Miami 3. Pati upuan sagmit. Ang laki nito mga ka-er. Oh, laki oh. Saka mahaba. Ayan, saka mahilig sa malakit mahaba. Diyan, tama-tama ito mga ka-er. Ayan, matigas ang foam. Ito yung singawan ng utot. Saka daluyan ng ihe. Dito dadaluyan. Yan, ang kapal talaga mga ka-er. Tapos ang tigas. You know? Ang handlebar natin, ito nakikita ko. Sagmit na naman. Kita nyo naman, Sagmit Revelator ang stem natin. Sagmit pa rin. Nakikita nyo naman. Oh, namumunga. Na, ano tawag doon? Sa puno? Yung maraming bunga. Punta nyo? Puro sagmit to. 720mm. Naka-lorize siya, made of alloy. Ayan. Tapos ang stem niya natin ay 80mm. Sagmit pa rin yan. Naka-negative yan. Pwede mong gawin positive yan. Babaliktarin mo lang yan. Tapos ang ating headset is lang to. Yan. So, dalawang 10mm. Saka itong maliit na to, hindi ko alam kung ilang millimeter to. Yan. Siyempre, alloy din ang ating head cap. Talaga puro sagmit to, mga kerp. Ang daming sagmit dito. At dito tayo sa hydraulic brakes. Karasawa. Hapon na hapon eh, no? Yung ating hydraulic lever. Naka-two finger to, mga kerp. Ito, ang ganda oh. Oh, di ba? Tapos, Shimano Diore na shifter, 11 speed. Ito yung walang number, mga ka-erp. Walang number yung shifter niya. So,
Tatansyahin mo na lang yan. Ito yung siguro 11. Ang dito yung 1. Tingnan natin. Push-pull yan. Siyempre, Shimano yan. Siyempre, sa kabila, wala kang makikita. Kasi naka 1 by lang yan. Pero pwede mo lagyan ng RD. Nasa sa'yo na yun. At ang ating grip, uy, ang lambot. Goma to, mga curve. Ayan, gomang-goma. Tapos yung head cap niya, plastic pa rin. Ayan. At ang ating caliper, dito tayo. Ang caliper niya, post mount Karasawa. O hindi ako nagkakamali. Kasi Karasawa yung ating lever. So sa malamang at sa malamang, Karasawa din ang ating caliper. Ayan, na hindi natatanggal yung brake pad. So kailangan mo tanggalin itong lever para makapag-service ka ng brake pad. At ang ating rotor, tingnan natin kung may tatak. Ang rotor natin, 160mm na rotor, wala siyang tatak. Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Karasawa na post mount caliper. Ang ganda, mga curve. 160mm na rotor. At sa kabila ng ating crank arm, ganun pa rin. Sagmit Evo 2 na mayroong plastic dito. Ito yung lock niya. Ayan. Siyempre, eto mga curve, ang kagandahan dito sa Project Bike, dito sa Maddie's Bike Shop, may freebies sila. Ang dami. Ayan, bottle, water cage, chain guard. Tapos meron tayo dito makikita na mga helmet. Mamimili ka dito sa mga helmet na to. Kung ano yung previous mo. At jersey syempre. Ayan, jersey oh. Oh, di ba? Ang ganda. At syempre, ang ating price mga curb, ito yung sinasabi sa inyo. Miami Sagmit, 23,600 pesos lang. At syempre, tumatanggap sila dyan ng home credit. Siyempre, hindi mo mawawala ang cash sa bank credit card. At tumatanggap din nga pala sila rito sa mga card ng Jeep. Ah, siya. So, ito yung mabili sa buhay. Check video ng ating kasi may nakabila na ito. So, pero kung may gusto nyo pa rin ito, bibigay ko sa description yung kanilang contact number, Facebook link at Google Map. Makipag-unayan na lang kayo sa kanila para makapagabi lang ganito na pangaganda. Okay. Don't forget to click the subscribe button. Rob your 10,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita kayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.